Hi guys! Welcome back to our channel, The Dude Ngayon ang init sa labas. Hindi kami lumabas ngayon. 26 degrees. So, ayan. Nag-ice cream kami ngayon. Pero hindi naman namin naubusin yung isang ganito. Katulad nito. Pang second day ko na kasi ito eh. Sinuunti-unti ko lang siya. Matcha flavor for me. Green. Look, green. Nasarap. Ako ang chocolate. And kay Ate Aika is? Chocolate. Oh. And binibigyan niya na konti si Rafi. So today? Day! Yay! Bigyan mo si Rafi! Gusto niya! Konti lang. So today ay Friday. And Friday is? Filipino Friday ang ating gagawin ngayon. Filipino Friday. Where are you going? Wait, diyan ka lang. Dahil Filipino, Tagalog ang ating salita ngayon. Mami, I'll put it back. Oh, sige, okay. Put mo na. Ibalik mo na yan sa refrigerator. Tagalog ang ating... Ibalik mo na kasi hindi mo na ubusin. Okay. So, si Rafi, later na rin natin bibigyan ulit. So, dahil Filipino Friday, gagawin natin to with a twist. With a twist, may bago. Anong bago? Siyempre, tayo, ako. Ang mami nyo is proud Batanggen niya. Alay! Ako'y Batanggen niya. Iniipin ng unahin sa Batang Aray. Kani dilawan na, aba. Ayaw naman mang piso eh. Diba, minsan pag umanong ka ng anak? Nang? Oo, di ba nag-stain? So, hindi pwedeng mawala sa atin dahil purong Batanggenyo ang mami nyo. Tatay ko, nanay ko, talagang hubong lipa. So, yung punto, hindi man masyadong ganun ka, mga tagalipa, hindi masyadong mapunto. Pero nung nag-aral ako sa Batangas, yun, nakasama ko yung mga kaibigan ko, mga taga-Bawan, ay pagkakasarap na ray. So, gusto ko ngayon, ang gawin natin is tuturuan ko yung mga everyday words na ginagamit ko dito and titignan ko kung gaano mo kaalam yung mga Batanggen yung words, okay? Okay. And itatranslate natin yun sa Filipino kung anong katumbas niya sa Tagalog at kung ano naman ang katumbas niya sa English at kung ano naman ang katumbas niya sa Japanese. So, okay lang naman na lamnan pa to. Itong batang to. Okay pa yan. Lamnan na maraming information. Kasi, yung mga ganyang bata, wala pa mga iniintindi na mga bills na babayaran. Ikaw ba? Naintindihan mo ba kung magkano yung bili namin sa ice cream na kinain mo? Diba, hindi naman? Hindi mo pa iniisip kasi yun eh. Okay? Pero si mami, si daddy, lagi iniisip, kasha ba sa budget natin? Anyways, kaya nga dapat, punuan pa ng information itong mga batang ito. So, okay lang. Okay lang. Kahit apat pa na lingwahe o apat na lingwahe matutunan mo. Umpisahan natin sa number one Batangas word. Hindi man number one, pero ito yung lagi natin ginagamit sa bahay natin. Ito ang word na tubal. Alawang tubal? Okay, alawang tubal. Ang tubal ay Batangas word. Sabihin mo nga sa amin kung anong ibig sabihin ng tubal. Diba, yung kumalik na nang galing siya sa hospital, isagamitin mo ba? Hindi na lang yung sa tubal. Oh, yung mga maruruming damit. Tinatawag ito ng mga taga Maynila na malilibag. So, tayo ang tawag natin tubal. So, kaya si daddy alam, nung first niya narinig sa akin, hindi niya alam na yun pala yung word na tubal. So, bago talaga sa kanya, bago sa pandinig niya to. At sa English, alam mo naman ang English sa gano'n, sa mga, doon sa word na tubal. Ang English naman doon is hamper or dirty clothes. Okay, tubalan pala, hamper. Tubalan, yung lagayan ng mga maduduming damit, ang tawag sa kanya hamper. For example, gusto natin magsalita ng English. Sabihin natin, you put these clothes in the hamper.
Okay? Or the dirty clothes. Dirty clothes na tawag doon. And sa Nihongo naman, ito, tinignan ko lang sa Google Translate, yung pala ay yogureta fuku. Yogureta fuku. So, ganun yung pagkakatranslate sa ano, sa Google Translate. Yogureta fuku. Okay? Ganun pala yun. Sasabihin mo nga. Yogureta fuku. Laksan mo. Yogureta fuku. Yogureta fuku. Yogureta fuku. How about yung sa English? Ano nga siya sa English? Dirty clothes. It's simple. Dinescribe mo lang yung ano, yung maduming damit. Sabi mo nga, dirty clothes. Dirty clothes. And sa Tagalog, is malibag. Malibag. Kasi yung libag, alam mo yung libag? Yung mga pag nag-scrub. Sa Tagalog ni Daddy, i-ano, malibag daw kasi pag siya. Iba naman yun, iba yun. Bug. Bug, malibag. Okay. Next word. Ito lagi mo itong ginagawa, Aika. Itong next word na to. Ito ay Tagalog word. No, Tagalog word to. Ngal-ngal. Lagi ko sinasabi sa'yo ito, bata. Diba lagi ko sinasabi sa'yo, ngal-ngal ka naman sa ngal-ngal dyan. Bata ka, ngal-ngal ka naman. Ibig sabihin ito, ito yung ginagawa mo. Hindi lang ito basta pag-iyak. Kundi ito ay malakas na iyak. Ito, si Raffy, umiiyak lang yan. Pero yung ngal-ngal, oh yan, si Raffy, umal-ngal na. Mahilig tong gumal-ngal. Itong si Aika. Hindi lang yan, basta pag-iyak na yung yung ngal-ngal, ganito. Ito nga, pag umiiyak. Tapos may mga words pang sinasabi. Kaya yun, kaya minsan basta tama na, ngumangal-ngal ka naman, Aika. So, yun yung Batanggen yung word ngal-ngal. Ngal-ngal, naiintindihan mo na ngayon? And then sa Tagalog, ano lang siya, parang malakas na pag-iyak. Describe lang yung ginagawa, para pinaikli lang, oh, yung bata, malakas na namang umiyak. Pag sa Batangas, ano kayong batang yan? Ngal-ngal na naman na ngal-ngal. Ay, Ay, ganon. Ganon yung ba? Si ikaw si Mamay. Ako si Mamay, hindi. Pero yon yung si Apo na Mamay, lagi namin pinapanood. Lagi kong pinapapanood dito sa mga to, para laging... describe yung isang babae na medyo madilaw yung ngipin. Eh, sabi ni Apo ng Mamay, lasa ko yung ngipin na kailangan unahin sa babae. Aray, ay, ay, pagkakadilaw, ay. Tapos sabi niya, ano, ikaw yan? Hindi nga. Ikaw yan? Ay, nung nag-transform na, parang may mga, ano, si Mamay, eh, parang pinapanood niya, meron siyang nire-review sa, nakita niya, parang from hindi masyadong, ano, nung nagpa-makeup, nag-transform, di ba? So sabi niya, ikaw yan? Ay, hindi nga. Ay, ay, pagsaganda na. Hindi ako maniwala. Ay, Tapos yung pagkatapos, ano, gawin ba, ano, naging mangga. Tapos sabi ba, ano, wasabi? Yung makeup na color green, ay, ano ganyan, pahiro na ng wasabi. Sa English naman, yung ngal-ngal is crying out loud. You just cry out loud. You describe lang how you cried, di ba? And then sa... Sa Nihongo, ogoe de naku. Ogoe de naku. Ganon, ogoe de naku. Sabi mo nga, ogoe de naku. Ogoe de naku. Ogoe de naku. Parang hindi yan iniwala si Raffy sa tinranslate ni Mami. Nakita ko lang sa Google Translate kung meron kayong translation na mas okay or mali yung pagkakatranslate ko o may description, may... Mas okay na ni Hongo word. Comment niya lang. Awww, ito na naman siya. Oh, wala na naman si Raffy. Si Raffy, nandito na naman sa tabi ko kasi. Hindi! Dito! Invisible. Okay, next word tayo. Next word natin is damusak. Alam mo, damusak. Ano yun? Dirty. Dirty. At ito, hindi lang basta dirty. Ito talagang nagkalat. For example, si Raffy pag kumakain, damusak ka na naman, bata ka dyan ha. Ay, ikaw talagang bata ka. Ikaw talagang bata ka, damusak ka na naman, ganun. Sa Filipino, siya ay, anong Tagalog sa damusak? Yesa. Marumi.
Marumi. Oo. And sa English, ano sa English ang marumi? Dirty or messy. Messy. And sa Japanese, ito na search ko. Ranzatsuna. Wait. Focus. Messy sa English. Sa Ranzatsuna. So, yun. Sabi mo nga, Ranzatsuna. Yun, okay. And next word naman natin is junta. Alam mo junta? No. Okay, ang junta, itong dito yung Spanish word. Pero may alam ko meron ding junta. Junta yun. Pero ito, ang junta means nagchichismisan. For example, kayo ni ate, nandun kayo sa kwarto, tapos sasabihin ko, ano naman ginagawa niyo dyan, naghuhuntahan na naman kayo. Junta, nagchichismisan, nag-uusap. Pag ganon, so naghuhuntahan. Wait lang. Dare ka to hanasu. Ayun. Yun ang nihongo sa junta. Dare ka to no hanasu. Ano yun? Dare ka to hanasu. Sabi mo, dare ka to hanasu. Dare ka hanasu. Dare. Ka. To. To. Hanasu. Dari ka to hanasu. So, ano ka pa, mabubulol ka pa. Anyways, yun nga yung hunta na ibig sabihin nun, nagchichismisan. Naghuhuntahan. Ay, hunta na ng hunta. Eh, kaya naman pala hindi madali sa pagbili ng isda. Ay, gay. Okay, ang next word natin. Ito lagi ko rin sinasa. Ay, mag-imis-imis naman kayo, Dian! Ano yung imis? Alam mo yung imis? Ano? Ano, Aika? What is the Tagalog for imis? Ano? Imis! Mag-imis-imis. Ibig sabihin ginagawa. Anong gagawin mo pag sinabi ko ni Mami na mag-imis-imis ka naman, Dian! Maglinis. Maglinis, di ba? So, pag sinabi ko, mag-imis-imis ka din, ay kaaba? Ay, itibahay mo rin, ha? Tiga, lagi ko sinasabi yun. Ano ba yan? Okay, ano naman ang, yun nga, yung imis is linis sa Tagalog. And then, sa English ay to clean. Sa Nihongo, tinignan ko yung Nihongo, pero ito yung kurin. Parang clean. So, parang ano lang, katakana lang, kurin. Clean. Madali lang, di ba? Madali lang. And ito na yung last word. Last word na ituturo ko sa'yo ngayon is karibok. Karibok. Alam mo, karibok ang ibig sabihin. O, sige, gagamitin ko muna siya sa sentence. Karibok. Ano? Sige. Hindi magabok! Karibok. For example, ito. Nandun kayo sa kwarto, tapos eh, medyo yung mga toys ang gulo-gulo. Tapos naglalaro kayo, nagsisigawan kayo. Ay, tingnan mo nga mga bata doon at karibok na naman. Alam mo na? Ano? Oo, kagulo. Nagkakagulo kayo. Karibok na naman eh. Gaya ganun. So, yun ang ibig sabihin ng karibok is kagulo sa Tagalog. Naintindihan mo? Ano nga ulit ang karibok? Tapos nagpiplay, tapos magulo. Ganun. Sa English, siya naman ay chaos. Sabi mo, chaos. And sa Nihongo, ang nakita kong word sa kanya is kongran. Kongran. Okay? Okay, don't forget those 5 words na laging ginagamit ni Mami. Ano nga ulit yun? Tubal. Ngal-ngal. Karibok. Damusak. At junta. Okay? So, wag mo kakalimutan. Okay. Ano ulit ang tubal? Maduming damit. Ang ngal-ngal. Malakas
companion. And ang how about karibok? Karibok. Ang ano, Mexican food. Pero karibok na lang. Ang inis. Yes. And hunta. Hunta. Ano ang huntahan? Ano yan? Hindi, nagchichismisan. Yeah, nagchichismisan. So, yun yung... Yeah, naghuhuntahan. Okay, so that's all for today. That's all. Yun na lang po ngayong araw nito, ngayong Filipino Friday. Okay? Sana natutunan mo ang ating 5 words na ginagamit ni Mami. 5 Batanggenyo words at yung katumbas niya sa Tagalog, English, and Japanese. Okay? Sige. Bye na. Bye na. See you on our next. Magkita-kita tayo sa susunod nating vlog. Ano? Yes! Hi, Mommy! Okay! See you on our next vlog! Mag-breastfeed na si Raffy! Bye!